Reality talk tayo ngayon. Sa mga amiga natin dyan, na mga, ang isip ay ganito. Akala nila kapag foreigner ang asawa mo is big time, binawusan ng pera, may ari ng bangko, may ATM, binawawala ng pera, barya na lang sa amin ang mga pagbibigay ng regalo, panlilibre ng pagkain, ano pa, barya na lang din sa amin ang pagbibigay ng pasalubong. Yan, maganda. So, nakakalimutan na nila na may Judith din kami, na kaibigan din naman namin si Judith, no? Nalimutan na nila na si Judith ay kaibigan din ng lahat. Buwan-buwan din kaming dinadalaw, pinapadalahan ng sulat, mga bills na dapat bayaran. So, meaning to say, may mga binabayaran din kami. So, normal din po ang buhay namin. Hindi po kami si Richie Rich na nagkakamal ng pera. Lalo pa sa kagaya ko na limang anak, dalawang college, dalawang elementary. Yung isa kong anak is BS tourism. Tapos yung isa kong anak is magdo-doktor. So, kamusta naman po yung tuition fee, no? So, saan kami kumukuha ng pera? Walang trabaho ang asawa ko kundi retired. Isa siyang retired US military. So, akala na iba, kapag retired, pensionado, ang laki ng pera. Ang laki-laki-laki ng mga nagiging pension nila. So, bago kayo mag-isip ng mga ganyan, pag-aralan nyo muna kung ilang percentage at kung magkano ang natatanggap nila. Dahil depende po yan sa service kung ilang taon silang naging active duty. Especially kung mga maaga nag-retire ay mga bata pa. So, hindi po ganun kalaki ang kanilang pension. Pero kahit na may malaking pension ang isang tao, hindi nyo po dapat iniisip yung mga bagay-bagay na akala nyo hindi na po normal ang buhay namin. Na akala nyo hindi rin kami na-stress sa mga bayarin. Yung akala ninyo, eh ganun-ganun lang ang buhay namin, pakain-kain lang kami dun sa labas, tapos malaki ang bahay. So, hindi nyo naiisip na may mga obligasyon din kami sa buhay, no? May mga dapat kaming unang pinaprioritize. Kaya tigil-tigilan nyo ako nung ano ha, yung sinasabihan nyo ako na ikaw pa mawalan. Alam mo, minsan gusto ko kayong respetuhin, no? Pero minsan hindi kayo ka-respeto kasi tanggalin nyo na yun sa utak ninyo na matagal ng ugali ng mga Pilipino yan. Yung ganyang mga kahit pa sabihin yung biro kasi hindi po yaman ng biro kasi hindi po kayo dapat nagbibiro sa mga kagaya namin. Nag-asawa ng mga kano. Dahil hindi naman po kami nag-asawa ng kano para may ahon sa hirap. Whether you like it or not, kahit sabihin yung reality, hindi lang po pera ang basihan. Hindi lang pera ang basihan. Oops! Nalaglag yung suklay. So, hindi lang po pera ang basihan ng pag-aasawa ng kano. Okay? Huwag niyong ugaliin na porque foreigner ang asawa namin is in terms of money. Kasi, madami din naman po naman kasing mga Pinay din na kumakabit sa mga Pinoy, sa mga magagandang mga trabaho. So, hindi po yan, wala pong pinagkaiba yan sa pinagbibintang nyo sa amin, no? Dangan-langan at nakikita nyo kami kasi mas dumadami ngayon ang populasyon ng mga Pinay na nag-aasawa ng foreigner. Hindi din naman po kayo bulag at bakit maraming Pilipina ang mas nagkakagusto sa foreigner dahil hindi po sila tamad. Iilan lang sa kanila ang tamad. Kung may pera man sila na nakilala nyo, ibig sabihin pinagpaguran po nila yon. At kung may pera man sila, pinagtrabahuhan po nila yon. At hindi po sila basta-basta nag-aasawa kung wala din po silang matibay na pangsuporta para sa isang pamilya. Ang pagpapakilala ng isang mga foreigner sa isang Pilipina, kadalasan dyan, inaalam nilang mabuti kung talagang pera lang ba talaga ang habol mo sa kanila. Kasi ang mga foreigner, hindi po yan kagaya ng mga Pinoy na ang daming pasakalye. Ang daming cheche-boreche. Pag ayaw nila sa Pinay, ayaw nila. Kapag natuklasan nila, nag-disappointed sila sa isang Pinay,
kumuha ang pera, hindi sila magtatagal sa'yo. Sino ka? Huyo ka? Kapag mukha kang pera, lalo na kung stateside lang ang habot mo, hindi sila magtsatsaga sa'yo, no? Hindi rin po sila tanga. Alam din po nila yan, no? Kung matalino ka, mas matalino sila. Tsaka yung mga foreigner ngayon, pero hindi ko naman lalahatin, kadalasan dyan, minsan, pinay na rin ang ginagamit nila para makapag-stay sila dito sa Pinas. Kasi, bakit? Bukod sa mahal nila yung Pinay, mas magandang tumira din dito sa Pinas kasi less stress, less time, hindi sila kagad sa oras, hindi mahal. Kasi, noong nagtatrabaho sila sa States or whatever, what kind of profession, malaki nga ang kita, malaki nga ang sweldo mo, pero malaki din ang gastos mo. No? Dahil doon, hindi po kagaya ng Pinas na merong jeep na 8 pesos, 9 pesos babayaran mo sa jeep doon, kailangan may sarili kang sasakyan. At yung sasakyan, bibihira lang makapag-cash ng sasakyan. Lahat yan, credit card, utang yan, no? So bago sila makaipon ng pera sa bangko, no? Nabubuhay na sila na may utang. Isa yan sa dahilan kung bakit ayaw manirahan ng asawa ko sa States kasi umiiwas siya sa utang. Ayaw niya ng utang-utang dito, utang doon. Ayaw niya ng utang ng malalaki, lalo pa at meron kaming mga pinag-aaral. So, marami pa akong gustong sabihin sa inyo, so pupukulin ko muna ito ngayon kasi I am going to have it 10 minutes maximum only. So, kayo na mga walang alam sa buhay ng may mga asawang foreigner, tigilan nyo kami na kung kami pa ba ay mawalan. Dahil oo, kung ang bigat at kaban, nauubusan ng buting ng bigat, ganun din po kami. So, huwag nyo kaming gawing katawa-tawa at huwag nyo kaming gawing gatasan kasi hindi po kami mayaman, okay? Kahit mayaman pa yung pangasawa kong foreigner, wala na pong libre, no? Kung gusto mo, pagtrabahuhan mo. Kung gusto mong bigyan ka, magbigay ka ng rason para pagbigyan ka. Gets mo? So, ayan. So, sana naliwanagan ang mga utak ninyo. Sana maisip nyo rin na pantay-pantay po tayong lahat. Tayo mga Pinay, tao sa mundo, pantay-pantay po tayong lahat. Pare-pareho lang po tayong may mga obligasyon sa buhay. So, kung ako sa inyo, huwag na kayong makialam, huwag nyo nang pakialaman ng buhay na may buhay, lalo na po kanina mga asawang mga foreigner. Huwag nyo kaming gawin pulutan sa mga usap-usapan ninyo. Kami naman po ay hindi naman kami gumagawa ng eksena or gumagawa lang ng kwento o nagpapaawa lang sa inyo or naghahanap lang kami ng simpatsya sa mga tao para paniwalaan nyo kami. Which is, the truth is, we don't need to explain ourselves sa inyo. Dangan lang kasi nakakapagod na pong magsalita at magsabi at magbigay ng explanation sa inyo na lagi nyo po kami sinasabihan na hindi kami nawawala ng pera. Nakakapagod din pong umintindi. Ayaw po namin kayong bastusin, pero minsan nakakabastos na kayo kasi lalo pa kami mga may mga anak, may mga obligasyon, asawa na sa ibang bansa, no, para makadagdag sa mga gastusin kaya sila lumalayo. Huwag nyo kaming istresin, kasi hindi na po namin kaya yung mga gusto ninyong sabihin pa, tsaka sa mga nangunguta. To, hindi porke may foreigner, gagawan nyo kami, o lalapitan nyo kami, hihingan nyo na kung ano-ano, or uutang, tapos pag mga hindi na pa-utang, sasabihin na, mayabang na kami, kala mo kung sino na. Hello! Hindi po ganun kadali. Dati na akong nagbigay, bandang huli, nung ako na nangailangan, di isa wala kong tumulong. May tumulong man, ang dami pang dakdak na maririnig. Utang na loob. So kailangan ko tanawin yung utang na loob dahil tumulong sila sa akin. Hindi po ako madamot. Dati na akong nag-charity, nagbigay, hindi nagpakilala, nagbigay. Hindi po kailangan magpakilala dahil nagbigay ako. Dati na akong nagbigay. Pero inaabuso lang naman ang aking kabaitan. So natuto na lang din ako sa mga taong mga nang abuso at sa mga taong hinusgahan kami, ako, kami lahat. So, yung dating si Ria na konting iyak paawa effect mo dyan, magbibigay ako, iba na ngayon. I'm observing kung deserve mong pagbigyan ka. So, wala na pong libre, no? Hindi na po ako maglilibre. Magpwera na lang kung karapat dapat ka. So, anyways, don't forget to subscribe, like and share, and comment down below. Kung may mga katanungan kayo, pipilitin ko masagot ito ng maayos. At kung gusto nyo humingi ng advice, it's okay lang din naman. So guys, don't forget, be along at your service. Nandito tayo para magsabi.